first Sunday of Lent. Ang gospel is about the temptation of Jesus. Many years ago, kung maaalala ninyo, merong kanta si Eva Eugenio na ang pangalan o title ng kanta ay Tukso. Hindi ko aawitin ito, bagamat natutukso akong awitin ito. Pero ang mga relevant na lyrics ay ang sumusunod. Huwag sanang mangyari, matukso ako ng sandali, pagkat ang tukso ay madaling nagwawagi. O eto na. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Bakit ko binanggit yung awit ni Eva Eugenio? Eh kasi nga, ang gospel is about tukso. Anong matututunan natin sa ebanghelyo tungkol sa tukso? Number one, ang lahat ng nilalang ay subject to temptation, matutukso, tinutukso ni ang Panginoong Hesukristo mismo. Ayon sa ebanghelyo, was tempted by Satan 3 times. Una, sinabi ni Satan kay Jesus na siya ay hirap na hirap sapagkat gutom na gutom, 40 days and 40 nights in the desert. Sabi ni Satanas, aba, alam ko, Diyos ka, may kay ka. Ayan ang bato. May kapangyarihan ka. Gawin mong tinapay at kainin mo. Alam kong gutom na gutom ka. Kaya mo yan. Huwag mong pakaitan ang sarili mo. May powers ka. Pero ang sinabi ng Panginoon, nilabanan si Satanas. At sinabi niya, began Satan, it is not by bread that man lives alone, but by the will, the word of the Father in heaven. Hindi sarili ang dapat masunod. Hindi ang sariling pagnanais at gusto ang masunod, kundi ang kalooban ng Diyos Ama. Amen? O pangalawang tukso, sabi na namin ni Satanas, alam kong kaya mo, kaya dinala kita dito sa tuktok ng templo. Andyan ang daming tao, tumalong ka. Alam mo namang hindi ka mapapahamak kasi wika ng Diyos. Aalalayan ka ng mga anghel at sasabihin ng mga tao, wow, miracle, miracle. Hindi siya nasugatan, hindi siya nasaktan. Floating in the air. Ang sabi ng Panginoon, tumigil ka Satanas sapagkat yan ay tukso sa Panginoon. Hindi dapat tuksuhin ng Panginoon na gawin ang mga ridiculous things. Hindi ko kailangan ang milagro. Ang gusto sa akin ng Ama ay mangakit sa pamamagitan ng aking kamatayan sa krus. And therefore, do not tempt the Lord your God. Round 3, sabi ni Satanas, dinala siya sa isang lugar na kitang-kita ang lahat ng mga kaharian, governments, empires, at lahat ng kayamanan sa buong mundo. Sabi ni Satanas, akin yan, ang lahat ng yan, akin yan, pero ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at ako ay sasambahin mo. Sapagkat ito si Satanas, kaya siya naging Satanas, nagrebelde yan sa Diyos. Ayaw niyang sambahin ang Diyos. Gusto niya, siya ang sambahin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Oy, Satanas, wika ng banal na kasulatan, the Lord alone will you serve and adore and worship. Talo si Satanas, talo. Tinalo ng ating Panginoon. Ngayon, pangalawang aral, di ang lahat ay matutukso. Pangalawang aral, ang tukso hindi mawawala. Di ba sabi ni
Whitney Eugenio, Eva Eugenio. O tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo sa iyo ang tukso. Lalapit at lalapit yan. Parang mga langaw yan. Parang mga lamok yan. Trabaho ng langaw, dumapo. Trabaho ng lamok, dumapo at kumagat. Hindi mo mapipigil yung mga yan. Trabaho nila yan eh. Trabaho din ni Satanas ang tayo tuksuhin. Any time of the day or night. Kahit ngayon. Marahil tutuksihin ka ni Satanas. Oh, boring yung humiling yan. Mag-social media ka na lang. Mag-Facebook ka na lang. Mag-text ka na lang. O igala mo ang sarili, ang isip mo sa ibang lugar. Mag-mauling ka sa isip. Yun. So, hindi mo maiiwasan ang tukso. Darating at darating yan. Kaya lamang, dapat paghandaan yan at kalabanin. Huwag mo sabihin, oh, tukso, eto ako, oh. Kagatin mo na ako, dalhin mo na ako. Ay, tanga ka pala eh. Labanan mo si Satanas. Labanan mo ang tukso. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, maganda yung mag-memorize tayo ng mga Bible verses. Oh. Para pagdating ng tukso, sabi mo kay Satanas, oy, makinig ka. I will trust in the Lord. I will bless the Lord at all times. His praise will always be on my lips. He who dwells in the shelter of the Most High and abides in the shade of the Almighty shall say to the Lord, you are my stronghold, my refuge, my God in whom I trust. Mag-memorize ka ng salita ng Diyos. Gamitin mo yan pag tinutukso ka. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are true every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I shall trust in Him. Lalayo si Satanas sa iyo. Eh, may panlabang ka eh. Salita ng Diyos, katulad ni Kristo. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Labanan mo! Huwag kang padaday kay Satanas kasi si Satanas, talunan yan. Nagkukunwari lang yan, may K. Pero wala na sapagkat sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus, ay nagapi na siya. Kaya rely not on yourself. Kaya ko ito. No. Kaya ng Panginoon na ako'y tulungan. Sapagkat sabi din ng San Pablo Apostol, sa bawat tukso, may pinadadala sa ating escape route si Satanas para tayo makatakas sa tukso, malayuan ang tukso. Yun. At saka, kung alam mo na ng isang lugar ay nagdadala sa iyo ng tukso at kasalanan, ay huwag ka na pumunta doon. Halimbawa, kung magagadin kayo ng mga magkukumadre at nauuwihan sa Marites, siraan, chismisan, ay huwag ka na pumunta doon. Ay alam mo naman makakasala ka, Marites, pupunta ka pa doon, makikipagkwentuhan ka dyan. Ay paniniram po rin naman ang kauuwihan nun. Ay bakit ka pupunta? Lumayo ka na. Kung mahilig ka sa porno, ay di huwag ka na pumunta doon sa mga websites sa internet ng porno. Alam mo naman kasalanan yan eh. Utak lang. At lagi kang tutulungan, lagi tayong tutulungan ng Panginoon sa bawat tukso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Pero tumawag ka sa Kanya, Lord, natutukso ako, tulungan mo naman ako, Lord. Because anywhere, any place, anytime, ang tukso ay nari. Sabi ko, parang langaw at lamok yan eh. Hindi nawawala yan eh. Oh. Ngayon, tanong, Father, nangungumpisal, Father, ito po ang mga kasalanan ko. Natukso po, may mga tukso po ako, natukso po ako. Ang tanong ko, bumigay ka ba? Aba, hindi po. O, yun pala eh. Hindi ka nagkasala. Ang tukso ay panghihikayat na labagin ang kalooban at utos ng Diyos. Amen? Pero kung hindi ka bibigay, hindi ka nagkakasala. Ang kasalanan ay kung ikaw ay bumigay. Pag sinabi mong,
Gusto ko magmarites. Siraan natin si kumari, siraan natin si kumpate, siraan natin. Ayun, pag bumigay ka na, yun ang kasalanan. Pero kung tukso pa lamang, hindi pa ito kasalanan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong maghihinaan ng loob. Bagamat si Satanas, paikot-ikot yan, hindi yan natutulog, paikot-ikot, naghihintay ng pagkakataon tayo sakmalin sa tukso. Huwag tayong pasakmal. Nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. Nandyan ang salita ng Diyos. At sa tulong ni Kristo, lagi tayo magwawagi labang kay Satanas at sa kasalanan. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.